Halagang 170,000 pesos labor and materials at ito nga po ang ginayang bahay na kung saan ito po ay naka-color roof and steel trusses na. So guys, napakagandang panimula ng pagpapagawa ng bahay na ito ng isang kapwa nating OFW na nagtatrabaho sa bansang Qatar bilang isang kasambahay na tunay ngang napakasarap ng makita na kung saan napupunta ang ating pinaghirapang pera, lalong-lalo na dito sa ating pangarap na bahay. And also guys, ito nga, ibinigay sa atin ang full details ng mga materials na ginamit dito at ang halaga at kung magkano ang bawat piraso nito. Kaya idedetalye natin ito isa-isa, ilista nyo at para magkaroon din kayo ng basihan at idea, lalong-lalo na sa ganitong sukat na bahay na kung saan ito po ay itineyo sa napundar ni ma'am na 100 square meters na lupa. So guys, ito po, simulan na natin ang pangunahing materials na ginamit dito sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So ayon po sa details ni Ma'am Luningning na kung saan siya nga po ang may-ari ng bahay na ito, na ang sukat nito ay 18 feet by 20 feet at kinonvert naman natin ito by the meters at lumalabas ito na 5.4 meters by 6 meters. Ito po ay halos umabot ng 33 square meters. Ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath, at terrace. So guys, napakaganda nga po ng sukat ng bahay na ito na saktong-sakto lamang. At ito ay maaliwalas din naman at makikita nga natin ito by full video house tour na kung saan ito nga po ay makikita natin in actual. And then ito na nga guys, pag-usapan na natin ang bawat materials na ginamit dito. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Luningning, ang nagamit po nilang hollow blocks dito ay umabot po dito ng 1,200 sa ganitong sukat na bahay na kung saan ito po ay number 4. Sa kanilang lugar ay 10 piso ang bawat isa at gumastos ng 12,000 pesos. And then dito naman sa mga simento ay 50 piraso or 50 bags of cement ang nagamit. Sa kanilang lugar ay 218 pesos ang bawat isa at ito ay gumastos ng 10,900. Sa mga bakal naman ay gumamit sila ng 10mm at 9mm. Sa 10mm ay 100 piraso ang binili, 158 pieces at ito ay gumastos ng 15,800 pesos. Dito naman sa 9mm ay 50 pieces, 118 pesos ang sa bawat isa sa kanila, 5,900 ang nagastos. And then guys, dito naman sa mga miscellaneous kagaya po ng mga pamporma na ito. So sa kahoy po ay gumamit sila dito ng 40 piraso na 2x2x12 na coco lumber. And then ito po ay 125 pesos ang bawat isa at ito ay halagang 5,000 pesos. And then sa plywood naman ay 330 pesos ang bawat isa, tatlo po ang kanilang nabili at 990 pesos. Alambre po 10 piraso or 10 kilo, 85 pesos po ang bawat isang tali, 850 pesos ang nagastos. And then sa mga pako, pakong di 4, 3 at 1 media ay halagang 450 pesos. So yan po ang mga listahang ibinigay sa akin ni ma'am about dito sa structural ng bahay na kanilang nagawa. And then guys, ayun at nakikita natin na nagkakabit na nga po sila ng kanilang bubong. So ito naman po ang ating pag-uusapan, ang pagpapagawa ng bubong na to na kung saan ibinigay nga rin ang bawat detalye at halaga ng bawat materials na ginamit dito. So ayun po sa binigay na details ni Ma'am Luningning na ang ginamit nga po nila dito ay color roof and steel trusses sa kanilang bubong. So ito po muna ang ating pag-usapan ngayon, ang trusses. Gumamit po sila dito ng tubular na 10 piraso. Ang sukat po nito ay 2x3 at ang kapal naman ay 1.5. Sa kanilang lugar ay 995 pesos ang bawat isa at gumastos si ma'am dito ng 9,950 pesos. And then dito naman sa sea purlins, ang sukat po nito ay 2x3 at ang kapal naman ay 1.5. 10 piraso naman po ang kanilang nagamit at sa kanilang lugar ay 575 pesos ang bawat isa at gumastos si ma'am ng 10,350 pesos. And then guys, gumamit din po sila dito ng sea purlins na 2x6 ang lapad. At ang kapal po nito ay 1.5 din siya, 855 pesos ang bawat isa. At ito ay 5 piraso ang kanilang nabili, 4,275 pesos ang kanilang nagastos. So guys, sa mga nabanggit pong yan ay about lamang po sa mga bakal. And then ito naman po ang ating pag-usapan, ang about sa mga yero at iba pang mga gamit na pagpapagawa ng bubong. So ayon po sa details ni ma'am, nakabili po sila dito ng 8 piraso na long span rib type at 0.4 ang kapal. At ang haba naman po nito ay 24 feet. Dito po sa kanilang lugar ay 2,210 ang bawat isa. And then ito po ay nagkakahalaga ng 17,680 pesos. At yan nga po yung halaga ng 8 pirasong 24 ang haba, long span rib type, 0.4 ang kapal. And then guys, gumamit din po sila dito ng 7 ang haba, 8 piraso at yan nga ay 680 pesos ang bawat isa sa kanila.
At ito ay nagkakahalaga ng 5,440 pesos. And then guys, of course, gumamit sila dito ng gutter. So nakabili si ma'am ng 5 piraso. At ito po ay 350 pesos ang bawat isa sa kanila. Kaya nakagastos ito ng 1,750 pesos. Gumamit po sila dito ng tech screw, 100 pieces at dos ang isa, 200 pesos. Welding rod, isang box, 275 pesos ang bawat isa. So guys, sa mga nabanggit na mga materyales nito, na kung saan ito nga po ay binigay sa atin ni Ma'am Luningning, na kung saan siya po ay may-ari ng bahay na ito, na isang OFW na nagtatrabaho sa bansang Qatar bilang isang sasambahay. And take note guys, ayon po kay Ma'am, ito po ay 8 araw lamang ginawa ang structural ng bahay na ito. So guys, ito po at panoorin natin at siyasatin natin mabuti yung inabot ng 170,000 labor and materials sa magandang paninimula ng bahay na kung saan yun nga po yung perspective house na ginagaya ay halos maging kamukha na. And then ang kagandahan dito, safety na at naka-color roof and steel trusses pa. So guys, tunay ngang napakasarap sa feeling na nakita mo na kung saan napunta ang iyong pinaghirapan sa abroad ng mahabang panahon. Kagaya nga po nito ni Ma'am Luningning, na sa magandang panimula na 170,000 ay nakita na niya ang forma ng kanyang bahay na kung saan ito nga po yung perspective house na ginagayang bahay. And then anya nga ni Ma'am, ay unti-unti na niya lang itong i-finish. At ang kagandahan dito, mas lalo siyang nai-inspired. At bukod sa kanyang pamilya, ay itong ang pinagagawa niyang bahay at lalo nga raw siyang sisipagin sa pagtatrabaho. Dahil nga yung unti-unti niyang pangarap sa kanyang bahay ay unti-unti na rin natutupad. So guys, tayo kaya din natin magpagawa nito basta't nasa puso natin. At ang gusto natin ay talagang mapuo ang ating pangarap na bahay para sa ating pamilya. At ito nga guys, unti-unti na kagaya nga na sinasabi natin na kapag tayo may sinimulan ay may tatapusin. At mata-challenge tayo dahil nga ito'y nasimulan na at ang kagandahan dito bukod sa ating pamilya, lalong-lalo na tayo mga OFW, ang inspirasyon natin na pamilya ay kasama pa na itong ating pangarap na bahay na ating binubuo. So kapatid, ikaw, ako, tayong lahat, OFW man o hindi, kaya rin po natin ito basta tayo ay nagpupursige lamang na talagang gusto natin itong mabuo para sa ating minamahal na pamilya. Kagaya nga ng mga ibang na-vlog na natin, na karamihan ay kasambahay na nagtatrabaho bilang OFW ay talagang napakasarap ng kanilang feeling, lalong-lalo na pag-uwi ng Pilipinas, ay taas na tayong may ipagmamalaki na kung saan meron nga tayong napala sa ating pag-abroad at dito pa nga napunta sa ating pangarap na bahay. Lahat naman tayo guys ay pangarap natin magkaroon ng decente at maayos at matibay na tahanan. So once again, congratulations po sa inyo Ma'am Ningning and Sir Alderbert na nakamit niyo na ang inyong pangarap sa magandang panimula na ito na tunay ngang may masatawag at may masasabi na tayong sarili nating bahay. So guys, ang location po nito ay sa Barangay Marawa, Jaen, Nueva Ecija. So sa mga materialis na nabanggit natin, ayan po ang halaga dito sa kanilang lugar. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Dito po ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV. Pakishare po ang video nito at pakisubscribe at i-follow po ang ating page para sa ating mga susunod na upload na video ay ma-update ka at mapanood mo ito. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.